Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, your OFW vlogger, Chris Adaptar. So for today's video guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga napansin ko dito sa Dubai man o sa Abu Dhabi. So medyo matagal-tagal lang nga akong hindi nakapag-vlog. So mga huling vlog ko, like ako yung mismo, ganito na nagsasalita is before pa when I was still working as an OFW in Hong Kong. Pero ngayon guys, andito na po ako sa Abu Dhabi. Bago lang po ako dito and ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So this is my first vlog sa pagtatrabaho dito sa Abu Dhabi. Nung unang dating ko guys is nag-stay muna ako ng 2 weeks dun sa Dubai. Ngayon, andito na ako sa Abu Dhabi. So bago lang din ako dito pero ang napansin ko between Dubai and Abu Dhabi, sa Dubai, medyo marami ang tao, napaka-crowded, lalo na dun sa mismong pinag-stayhan kong accommodation. And then, may mga maraming shop din doon, may mga napansin din ako, mga ilang bus lang naman, pero wala akong nakitang MTR station or train. So, dito naman sa Abu Dhabi guys, as in, although may mga nagsabi naman sa akin na meron naman daw mga transportation dito na bus, kaso, isang buwan na ako dito and then wala pa din akong nakitang bus, public bus transportation. Ang kadalasan nakikita ko lang dito is taxi, yun lang. Kasi halos lahat ng mga tao dito may mga sariling sasakyan. So wala din ako nakitang train station. So sobrang nagtaka ako, like, hindi ko alam, like, as in taxi lang talaga yung alam ko, public transportation na pwedeng masakyan pag may gusto kang puntahan. But pinagkaiba lang is hindi ka matatakot sumakay ng taxi dito. Yun yung nafe-feel ko. Hindi ako natatakot, komportable ako, kampante ako na makakarating ako sa lugar na pupuntahan ko. Ibigay mo lang yung address, sila na bahala at ihatid ka nila sa tamang lugar. Yun yung napansin ko dito kahit na walang mga bus, ganun, wala akong nakita. So nagtry ako the other day na lumabas na ako lang mag-isa. As in, first time kong pumunta sa iba't ibang lugar. So inalam ko muna yung mga address. So first time kong sumakay ng taxi na ako lang at pumunta sa iba't ibang lugar. And luckily, nakarating naman ako sa pupuntahan ko at naglakad-lakad ako kahit saan. At wala naman akong naramdaman na natakot o ano, na baka mawala ako or something like that. So yun yung unang napansin ko bilang first time OFW dito sa Abu Dhabi. Compared doon sa Dubai na sobrang crowded ng tao, eh parang minsan ayaw ko na lang lumabas. At ngayon guys, medyo mainit pa din dito. Dati akala ko by September, October, medyo lalamig na dito sa Abu Dhabi. But then, ngayon is, it's already November. It's already November, but then, hindi pa rin siya ganun kalamig. So, medyo mainit pa din sa labas. So, sobrang ganda ng Abu Dhabi. Yun yung pinaka, grabe, masasabi mong worth it. Although medyo may kamahalan yung cost of living dito, but then hindi ka naman magsisisi kasi sobrang worth it naman lahat. Napakaganda ng Abu Dhabi guys, as in. So yun lang guys, so yun lang yung mga latest na napansin ko bilang baguhan dito sa Abu Dhabi. So hopefully next time plano ko ding maglakad-lakad or pumunta sa mga pasyalan dito kahit mag-isa lang ako, but then nai-enjoy ko naman yung mga views, yung mga, alam niyo na, mga tanawin dito sa Abu Dhabi. At sobrang magaganda naman. And hopefully, mapuntahan ko din yung ibang mga lugar na gusto kong puntahan dito. So, yun lang guys. Thank you so much. And I miss this one, yung mag-vlog, yung magsasalita ako sa inyo. Sobrang na-miss ko kasi medyo matagal-tagal na talaga akong hindi nag-vlog guys. So, hopefully, subaybayan niyo pa rin ako sa susunod kong mga vlog dito sa Abu Dhabi, UAE. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!